So ngayong araw guys, sa balitaan nga pala namin na napakarami daw nakukuha ng iba't ibang klase ng shell dito sa Dalampasigan o Tabindagat. Kaya nga guys, dali-dali kaming pumunta dito para manguha. Dito na rin nga pala kami nagpaabot ng gabi para lutuin itong mga shell na nakuha namin. Kaya samahan nyo na kami guys sa food trip at sa adventure namin ngayong gabi. So what's up guys, what's up, mga napadaan lang. So ngayong araw nga guys, syempre may panibagong adventure na naman tayo. At nandito nga pala guys tayo ngayon sa Dalampasigan. Nabalitaan kasi guys namin na napakarami daw nakukuha mga shell dito. Kasi nga guys, napakalaki daw ng kate o low tide. Kaya nga guys, syempre agad kami nagsama-sama dito ng mga kaibigan ko para manghuli ng mga pupuntripin at uulamin. Grabe guys, napakaganda naman ng view dito. Talagang ma-e-enjoy ka pag nandito ka. At hindi lang yun, napakarami rin guys mga pwedeng ipuntrip dito ng mga shell at pwede nating makuha. Napakaganda naman guys ng spot na napili namin ngayong araw, kaya siguradong pag marami guys tayo nakuha ang mga shell dito, ay napakasarap na rin pumudrip dito. Pero bago ang lahat, maraming salamat sa mga solid supporters dyan na napadaan lang channel at laging nanonood na nag-share nitong mga video namin. Paki-comment naman guys dito sa baba kung mga taga saan kayo para sa susunod na vlog natin ay may shoutout ko at malaman ko na rin guys kung saan maraming nanonood sa atin. Hindi pa nga guys kami nakakalayo, nakita naman guys ako dito ng tinatawag nilang balatan. Sabi nila guys, masarap daw to pag pinapatuyo muna. At habang naglalakad nga guys kami at naghahanap dito ng mga shell, ay nakakita naman ako ng isang isda na nandito sa loob nito. Ay ano? Lapu-lapu! Super maliit. Ang cute! Ito pala guys ang itsura ng ano, lapu-lapu dito sa ano? Oh? Sa hilog guys, ano, sa dagat to. Oh. Ang ganda ng itsura. Ang target nga pala guys natin kunin ngayong araw ay yung tinatawag nilang mga susungsahang guys, yung malalaki na shell na may mga tinik-tinik sa gilid. At dito nga guys sa puntong to ay nakita agad ako ng isa, kaso nga lang guys hindi ganun kalaki pero pwede na rin yan. Kailangan nga pala guys namin makakuha ngayon kasi para meron kami pang ulam mamayang hapunan, kasi medyo malayo nga pala guys itong pinuntahan namin, halos isang oras din guys yung biyahe. Napakalaki nga pala guys itong isang sahang na nakita ko na nandito lang sa gilid ng bato na nagtatambay. Tapos sunod-sunod na rin guys yung mga nakikita namin dito ng mga ibigan ko, talaga magkakadikit lang sila. Napakasarap nga pala guys ihawin ng mga ganitong klase ng suso tapos isasawsaw mo guys sa mahalang na suka. Halos lahat nga guys ng mga pwede namin makain o may food trip dito ay kinakuha na rin namin kaagad. Syempre para mamaya isama-sama na rin natin lulutuin yan. Binubuklat nga lang pala guys namin yung mga bato kasi dito guys nagtatago itong mga tinatawag naming susong taktakin. Napakasarap nga pala guys yung mga suso na yan. Meron din nga pala guys kami nakukuha dito na tinatawag namin na kilay dalaga. Ayan guys, so grabe, sobrang solid din ang lasa niyan. Talagang simple lang ang pang-ulam dito. Bubuklatin mo lang guys yung mga bato na nandito at may pang-ulam ka na kaagad. Pero syempre kailangan mo munang magtyaga sa paghahanap. Hindi naman guys ganun kadali talagang manguha nito. Kaya nga pala guys nakapangatihan tayo ngayong araw kasi low tide nga pala halos buong maghapon, kaya perfect na perfect para makahanap tayo ng mga pwede nating pupuntripin. Kung makikita nyo guys, ito nga pala mga susungsahang ay naka-camouflage lang siya diyan tapos kakulay niya yung mga bato. Kaya dapat guys matalas talaga yung paningin mo para makita mo sila. Pag basta mo na lang guys silang titingnan, paniguradong hindi mo talaga silang mapapansin. Gaya guys nitong isang sahang na to, ayan guys, hindi nyo makikita kung nasan dyan yung sahang ano, pero ayan, nadadamputin ko na siya guys para makita nyo. Ayan siya guys, kailangan nyo talaga siyang pakatitigan para makita nyo siya. Pero pag binaliktad mo naman yan guys, imahalata mo na agad na sahang siya kasi kitang-kita nyo naman yung pagkakorte ng pagiging shell niya. Napakarami nga pala guys nyan dito sa paligid, kaya maghahanap pa tayo para marami kaming kainin. Dito naman guys sa kabilang part ay iniipon itong camera girl namin na kapatid ko, itong tinatawag naming balatan. Ito nga pala guys inabibili dito sa lugar namin, kaso nga lang kailangan mong patuyuin. At ang kilo nga pala guys nito ay nasa 1,000. Kaso nga lang guys kailangan mong magtyaga talagang manguha niyan, kasi nga pala pag yan guys ay binilad mo at natuyo ay napakagaan lang niyang mga yan. Pero okay lang yun guys, basta magtyaga ka at least magkakaroon ka rin naman ng pambenta. Hindi na nga guys kami masyadong lumayo dito sa mga bato na to. Marami pa daw guys dun sa may kabilang dulo, pero dito na lang guys kami nagstay kasi marami na rin naman kami nakukuha. Sobrang nakakatuwa lang guys dahil kahit dumayo kami dito hindi kami nasiro at marami kami nakuha at pwedeng food tripin. Tapos eto naman guys mga shell na nakadikit dito sa mga bato, ang tawag naman guys nila dito ay baboy-baboy. Pero guys kakulay siya o kapareho siya guys ng kulapot yung nakukuha namin doon sa mangroves. Pero sabi nila masarap din daw to, kaya masusubukan guys natin mamaya yung pagkakaiba ng lasa nila. Eto na nga pala guys yung mga nakuha namin mga shell. Eto nga pala guys ang tawag dito sa isang shell na to ay sahang. Tapos dito naman guys sa isa na to ay tinatawag namin taktakin. Tapos dito naman guys sa part na to ang tawag naman namin dito ay kilay dalaga. Dahil nga guys medyo dumidilim na rin at lumulubog na dito yung araw, ay naisipan namin na humanap na muna kami ng pwesto na pwede namin paglutuan mamaya. Para guys pag medyo dumilim ay nakaready na rin kami.
Pagkagilid nga lang guys namin dito sa may mga bato na may mga puno, ay nagpasigal na rin guys kami dito ng apoy at sinetap na rin namin yung mga lamesa na gagamitin. Kailangan na nga pala guys namin dito magpasigal ng apoy kasi medyo nagsisilabasan na rin yung mga lamok na nandito. Habang nag-iintindi nga guys kami ng mga gamit namin dyan ay tamang tambay at kailang muna kami ng tinapay at may baon na rin nga pala kaming kape dyan. At dito nga guys nung medyo dumilim na ay magluluto na rin kami nitong mga pang-ulam na nag-uulamin guys namin ngayong hapunan. Siyempre nagtulong-tulong na lang kami dito magkakaibigan para mas mapabilis yung mga gawain namin gagawin. At meron din nga pala guys na kaming nabili na isda dito sa mga isda. Ayan, 2 piraso na idadagdag namin sa pang-ulam. Ito nga pala guys, mga susungsahang ay hindi natin siya iihawin. Bagkos ay luluyahan natin siya guys para mas masarap talaga. Tapos isasabay na rin guys natin itong mga maliliit pa na shell na nakuha natin. Lalagyan nga lang guys natin ito ng sibuyas at bawang at luya para guys medyo maalis naman yung lansa niya at mas sumarap.